Ano po ba yung topic na dinidiscuss ni Pastor Al? Parang iisang present nung isang linggo. Ayun, meron pa isa. Naging dalawa na, yung present. Meron pa ba? Okay. So, ang tinidiscuss po ng ating pastor ay our nation's calling. At ang pagkatawag nga po sa ating bansa ng Panginoon ay bilang tagadala ng ilaw, ng liwanag, ng sanlibutan. At pinakita rin po sa atin yung mapa ng Pilipinas. Kung papansinin po natin yung ating mapa, ito po ay isang tao na nakatayo at sa bandang kanan po, kaliwa kung tayo nakaharap sa mapa, ay mayroon po isang isla, yung Palawan, na ang hitsura po niya ay parang isang espada na hawak ng isang tao. Nakikinig po ba kayo? Ayun. Okay. At yun po ay unang nagkaroon ng vision at interpretation nung mga 1980s pa po, kung saan ipinakilala ng ating bansa ay magiging launching pad ng ebanghelyo sa buong mundo. Na ang mga Pilipino ay magdadala ng mabuting balita sa bawat sulok ng mundo. Amen po ba? Naghahanap po ako ng kausap. Okay, so sa maintindihan nyo tsa hindi, ay kailangang maintindihan ninyo na tayo po ay magdadala ng mabuting balita. Tayo po ay magdadala ng salita ng Diyos. Pagkatapos na ipakita sa atin ng ating pastor kung ano ang pagkatawag sa atin, ano ang pinagagawa sa atin, ngayon po ay gagawin na natin. Hello? At nagpapasalamat po ako dun sa mga kapatid natin na meron pong mga kasamang mga first-timer ngayon na isa rin po yun sa pagtugon sa panawagan ng ating pastor para po tayo ay magkaroon ng kaganapan yung salita ng Panginoon. Okay, dahil po yung muling manalangin naman ama naming nasa langit, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat na sa iyong pangalan po, Panginoon, ang bawat kaluluwa ay mayroong kaligtasan sapagkat ang pagliligtas po ng Panginoong Hesukristo ay kinikilala namin. Maraming pong salamat sa iyong mensahe sa umagang ito na patuloy po naming dadalhin sa aming puso upang mapahalagahan namin kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki ang sinakripisyo ng iyong anak na si Jesus para po kami ay matubos, magkaroon kami ng kaligtasan at magkaroon kami ng kalayaan sa kasalanan. Maraming pong salamat, Ama, ang iyong pagpapala sa puso't isipan ng bawat sa amin, Panginoon, ay sa po naming inaasahan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Doon po sa diniscuss po na tungkol sa pagkilos at paglilingkod ni Philip, doon po sa Acts chapter 8, ay makikita po natin doon na pinapunta po siya ng Espiritu ng Diyos at pinasabay doon sa isang karuwahe na kung saan nakasakay yung eunuch, yung treasurer ng Ethiopia. At doon po ay nang siya ay nakasabay sa karuwahe. Isipin po ninyo yung sakripisyo ni Philip. Yung karuwahe ay tumatakbo at siya ay pinasabay sa pagtakbo. Kaya yung mga sasabay sa sasakyan, handa po ninyo yung sarili. Baka mag-evangelize. Pasabay ako, Brother Lito, ha? Huwag mo akong pasasakayin, pasabayin mo lamang ako. Ayan. So, sumabay siya ng takbo doon sa karuwahe at narinig niyang binabasa ng eunuch yung isang bahagi ng kasulatan na nanggaling po sa angaklat. Ako po'y naghahanap ng kausap. Review po lamang to. Sa aklat na Propeta Isaias. At sinasabi roon yung tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At yun po ang ating pag-uusapan ngayon para po magamit natin ito, may share sa iba, at doon po sa ating mga first-timer na hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin at kilalanin ng ating Panginoong Hesukristo, ay yun din po ang ating yun din po ang mensahe ng Diyos para sa inyo.
ano ba ang ginawa ni Jesus at siya ay tinatawag na tagapagligtas? Yun po ang makikita natin dito po sa aklat ni Propeta Isaias na ipinahayag po. Ang binabasa po ng eunuch nung panahon na yon ay prophecy pa lamang. Hindi pa po yung kaganapan. Pero yung kaganapan po ay nangyari na sa buhay ni Felipe. Puntahan po natin ang Isaiah 53. Sabi po doon sa verse 4, ito po yung prophecy tungkol sa ginawa ng ating Panginoong, sa gagawin ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay magkataong tao. Sabi po sa verse 4, tunay na kinuha niya ang ating kahinaan at pinasan ang ating mga kalungkutan. Gayunman, ipinalagay natin siya ay hinampas ng Diyos, pinalo at pinahirapan. Kinuha niya ang ating kahinaan at pinasan ang ating kalungkutan. Paano po ba yung pinapasan? Paano ba yung pinapasan? Kinakarga sa balikat. Hindi po pwedeng bit-bit lang. Bakit hindi pwedeng bit-bit lang? Mabigat! Napakarami ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Hindi pwedeng bit-bitin lamang ng Panginoon at lalakad siya. Ikinarga niya ang bigat ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Hindi po madali ang magpasan. Magpasan ka ng isang sakong bigas. Sino ang kayang magpasan ng isang sakong bigas? Ako po, hindi na. Liliko na po yung tuhod ko at liliko na yung baywang ko. Kalahating sako, baka pwede pa. Pero sa dami natin, at sa dami ng tao, at sa dami ng mga kasalanan, pinasang lahat yon ng ating Panginoong Jesucristo. Pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Dinala ang lahat ng ating mga kalungkutan. Kaya dapat tayo masaya ngayon bilang mananampalataya. Amen? Dahil kinuha, pinasan ng Panginoon ang ating kalungkutan. Pero kanina po, nung tayo kumakanta ng joyful song, parang hindi tayo joyful. Parang kulang yung ating kagalakan na tayo'y kumakanta sa Panginoon, pero parang hindi Panginoon yung ating kinakantahan. Yung pong aking mga apo, pag nagkakantahan, ay talaga naman kahit wala sa tono, ay talagang nagkakaingay sila. O, yun, parang yung dalawang batang yon. Parang hindi natin nasusunod yung sinasabi ng Biblia na magsigawan tayo sa kagalakan. Hindi pa po natin nagagawa yon. Gayong alam natin na pinasana ng Panginoon at kinuha yung lahat ng ating kahinaan. Next verse natin. Verse 5, ngunit siya ay inulos dahil sa ating pagsalangsang. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay iginawad sa Kanya at gumaling tayo dahil sa Kanyang mga sugat. Inulos siya yung pong pagkaulo sa kanyang tagiliran dahil sa ating pagsalansan. Alam na po natin to, halos sa monthly ay nakikita natin doon sa pag tayo may breaking of the bread, yung passion of the Christ. Alam na natin to. At siguro dahil sa sobrang kaalaman na natin dito, hindi na natin nabibigyan ng tamang pagpapahalaga. Ano ba yung kasabihan? Familiarity breeds contempt. Parang nababaliwala na natin dahil sa alam ko na yan eh. Binugbog si Jesus, pinarusahan si Jesus, inulos si Jesus, pero alam lamang natin. Naroon pa lang hindi pa naglalakbay pababa sa ating puso. Ang gusto po ng Diyos, yung ating nalaman, bumababa dito. Dahil pag yung po ay naririto na, hindi na natin pwedeng baliwalain. Kapag ka po yun ay naririto na, yun ang magbibigay sa atin ng sigla, yun ang magbibigay sa atin ng sigasig, yun na ang magbibigay sa atin ng lakas upang ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay atin pong madala. Pero hanggat naririto po yun, pupwede tayong mga tuwiran. Sa isang linggo na lang, sa isang buwan na lang, sa susunod na lang, hanggang sa dumating ang panahong wala nang susunod,
wala nang isang buwan, wala nang isang araw. Kinakailangan pong lahat ng naririto sa ating isipan, maglakbay na po papunta sa ating puso. Yung po yung tinatawag na 12 inches journey ng gospel na ating nalalaman. Okay, tuloy po natin. Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay ginawad sa Kanya. Yung parusa para sa atin, hindi ibinigay sa atin, ibinigay kay Jesus. At ginawad sa Kanya at gumaling tayo dahil sa Kanyang mga sugat. Next verse natin. Tayong lahat ay tulad ng tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumakad sa sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating pagkakasala. Ipinasan, yun na, bumalik na naman tayo sa ipinasan. Pinapakita sa atin ng Panginoon na talagang gaano kahirap ang tiniis niya para sa bawat isa sa atin at para sa bawat isang mananampalataya. Maging yung nauna sa atin, maging yung susunod sa atin, pinasan ng lahat ng kanilang mga kasalanan. Next verse natin. Nagmamadali po ako at mahaba pa ating biyahe. Siya ay inapi at pinahirapan, gayunman hindi siya nagbukas ng kanyang bibig. Siya ay inakay na tulad ng korderong papunta sa dakong patayan. Tulad ng mga tupa, tahimik siya sa harap ng manggugupit. Hindi nga niya ibinukaman lamang ang kanyang bibig. Siya ay inapi at pinahirapan ni hindi siya nagbukas ng kanyang bibig. Sino sa inyong pagkinurot hindi aaray? Kurot lamang yon. Pero dahil sa alam ng Panginoon ang kanyang pagdadaanan, ang sabi po, hindi siya nagbukas ng kanyang bibig. Tulad ng mga tupa, tahimik siya sa harap ng manggugupit. Ano po ba yung manggugupit sa mga tupa? Bakit dinadala yung mga tupa sa manggugupit? Buti pa yung tupa, yung nagpapaparlor eh. Dahil po sa yung mga balahibo ng tupa, kapag ka mahaba na at ginugupit na, yun po yung ginagawang, ano tawag doon? Yung mamahaling jacket, yung jacket ng kababaihan, yung far. Ayun. So, mahal po yun. Kaya po yung ginugupit, kinukuha sa mga tupa. Kaya ang laki ng pakinabang sa tupa. May pakinabang na sa karne, may pakinabang sa gatas, may pakinabang sa balahibo, at napakarami pang iba. At doon po inihalin tulad ang ating Panginoong Hesukristo. Next verse natin. Sa pamamagitan ng paninikil at hatol ay dinala nila siya. Sino ang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga angkan pagkat inalis siya sa daigdig ng mga buhay? Siya ay hinampas dahil sa pagsalansang ng aking bayan. Paninikil at hatol. So, hinatulan po ang ating Panginoon sa kasalanang hindi niya ginawa, pero hinatulan siya sa kasalanang tayo ang gumawa. Next verse natin. Itinakda sa kanyang isang libingan kasama ng masasama at kasama ng mayayaman sa kanyang kamatayan. Siya ay pinatay, bagaman wala siyang ginawang karahasan o kinasumpungan man ang daya sa kanyang bibig. So, ang libingan po ng masasama sa kanilang panahon ay nakabukod sa libingan ng mabubuting tao. Yung libingan ng mga hari ay nakabukod sa libingan ng mga ordinaryong tao. Kahit pala nung araw, meron ng libingan ng mga bayani. Nakabukod na ang libingan. Pero ang libingan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinaglibingan sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po diyan, kasama ng masasama. Bakit ganun? Bakit magkasama yung masasama at saka mga mayayaman? Kung kayo ay ililibing, wag naman sana ngayong panahong ito. Saan nyo gusto malibing? Siyempre, sa memorial. Pero ang pinagbabatayan po doon ay masasama at saka mayayaman. Kung magandang libingan eh, kahit na ba libingan ang masasama eh. Pero iba po ang pamantayan ng Diyos. Tuloy natin. Siya ay pinatay, bagaman wala siyang ginawang karahasan o kinasumpungan man ng daya sa kanyang bibig. So, walang
walang kasinungalingan, walang pagpapanggap, walang anumang daya sa kanyang mga salita, sa mga salita ng Panginoon, sa aral ng Panginoon. Kaya po, ang salita ng Panginoon ay sinasabing ilaw, ang salita po ng Panginoon ay sinasabing siyang matuwid, sapagkat hindi po kinasumpungan ng kasinungalingan ang kanyang mga salita. Next verse natin. Gayunman, kalooban ng Panginoon na siya'y bugbugin at magdanas ng hirap. Kalooban ng Panginoon na siya'y bugbugin at magdanas ng hirap. Kung sa atin kaya ay ipoprophesy na ihuhula sa iyo na kalooban ng Diyos na magdanas ka ng hirap, magre-react ba kayo? Hoy, kalooban ng Diyos na maghirap ka habang buhay. Ano magiging reaction nyo? Papayag ba kayo? Hindi. Meron ng Jesus na sumagip sa atin. Meron ng Jesus na sumalo sa atin. Meron ng Jesus na nagligtas sa atin. Kaya hindi yung para sa atin. Para sa Panginoong Jesucristo lamang yon. Kung sabihin sa iyong magdadala ka ng sakit habang buhay, huwag kang papayag. Pag may lumalapit po sa akin sakit, sabi ko po sa sakit, oy, wrong number, wrong address. Hindi ka dito. Huwag niyo tatanggapin, ang sakit nitong, ito naman sakit ko, ay matagal ko nang dinadala. Ay iyo pala eh, di dadalhin mo nga. Huwag mong iyohin. Huwag mong angkinin. Para wala kang daladalang sakit. Eh, itong sakit ko namang ito, minana ko pa. Ba't ka nagmamana ng sakit? Manahin mo kayamanan. Manahin mo kalusugan. Manahin mo ka magandang kalagayan. Hindi yung sakit. Eh, pinamana sa akin ito ng lolo ko eh. Ba't mo tinanggap? Hindi lahat ng pinamamana tinatanggap. Pag hindi makakabuti sa iyo, tanggihan mo. Kakaintindihan po ba tayo? Ayun. Pag mana, nagkakaintindihan tayo. Okay. Meron po ba? Wala na. Wala na yung Isaiah. So, yun po yung mga prophecy na pagdadaanan ng Panginoong Jesucristo. At yung pong prophecy yung yun, yung hulang yun sa ating Panginoong Jesucristo, yun po yung nagkaroon ng kaganapan nang siya ay mag-minister dito sa lupa, na siya ay magkatawan tao at maglingkod sa mga tao para maintindihan ng mga tao na mayroong kaligtasan siyang daladala. Nagkaroon po yun ng kaganapan. At yung pong kaganapan yon ng hula ni Propeta Isaias, ay yun po ang naranasan ni Philip. Nagkaroon siya ng kaligtasan. Bakit po? Kasi po si Philip ay isa sa mga unang bunga, isa sa mga unang miyembro ng iglesia after the Pentecost dun sa chapter 2 ng Acts. Siya sa mga unang naging mananampalataya at naging lingkod ng Panginoon. Kaya ito pong pagpapaliwanag ng Philip tungkol dun sa propesya na sinabi niya dun sa eunuch, naiintindihan niya ng maliwanag. Naranasan niya. Naging bahagi siya ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. At sa mga mananampalataya sa simbahang ito, gusto ko pong magkaroon kayo ng katiyakan na kayo'y naging bahagi rin ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po ba kayong bahagi? Na-experience po ba natin? Naranasan po ba natin si Jesus Christ sa ating buhay? Dahil kung hindi po natin mararanasan, hindi po natin magagawa ang ginawa ni Philip. Makipagkarera ka ba naman sa karawahe para lamang magdala ng ebanghelyo? Gagawin mo ba yon? Ba maghihintay po ako na susunod na karawahe kung meron pang darating? Eh kung walang dumating, paano ang ebanghelyo yung pinadadala sa iyo ng Panginoon? Pero dahil po naranasan ni Philip kung ano yung kaligtasan, naramdaman niya sa kanyang puso kung ano yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo, na yung propesya ay ginawa na ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa lupa, madali po niyang gawin ang pagdadala ng ebanghelyo. Magaan sa kanya. Pero saan ba, ano ba yung nangyari sa kanya pagkatapos ng makausap yung eunuch?
ang ginawa siya kanya. Tinransfer siya ng spirito, parang bigla na lang kinukuha, nawawala, at makikita mo na lamang naroon sa ibang lugar. Ay diagnose ng jet plane. Sigurado ang pupuntahan. Yung jet plane, bababa ka ng airport, sasakay ka pa ulit, bibiyahe ka, papunta sa kanyang pupuntahan. Si Philip, kung saan siya dadali ng espiritu, ayun na God. So, alin ang maganda ang technology? Yung ngayon o yung nakaraan? Sabi natin, maganda ang technology ngayon, pero iba po ang technology ni Lord. Pag si Lord ang nagdala, eksakto, kung saan ka dadalhin at kung saan siya pupunta. Saan kayo? Sa technology ngayon o noon? Baka sa Sanlinggo, hindi ko kayo makita rito. Dinala na kayo sa kung saan-saan. Okay, yun po ay si Philip. Iba po yung pag-uutos sa nagagawin sa atin ng Panginoon. So, yun po ang naging karanasan ni Philip sa pagdadala ng Ebanghelyo, una doon sa Yunok at pagkatapos ay dinala siya sa ibang lugar. Ngayon, sabi po ni Pastor na nakaraan, mag-invite tayo ng mga first-timer na siya nating para bang mga target people natin para sila man ay makarinig din at mabahaginan ng Ebanghelyo. Naalala niyo po ba yun? Natatandaan po ba niyo yun? So dahil po sa bago po natin ituloy, introduction po lamang yung pinag-uusapan natin. Bago po natin ituloy, kayo po ba'y nagmamadali? Sino sa inyo nagmamadali? Ay, salamat. Meron akong kausap hanggang mamaya. Ito, hindi po ito yung pelikula. Noon daw po lumulubog yung Titanic, meron daw po doon isang man of God, merong isang pastor, na nilalapitan yung mga tao. Ikaw ba'y ligtas? Ikaw ba'y ligtas? Pag sabi ng tao na oo, lilipat siya sa iba. Ikaw ba ay ligtas? Pag sinabing hindi, gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas? At meron po doon isang survivor na nagpatotoo na 4 na beses yung nilapitan ng pastor na ito. Tuwis ang lalapitan yung una, pangalawa at pangatlo. Pag tinanong siya kung gusto niyang tanggapin ang Panginoong Jesucristo, ang sagot niya, hindi. Pero nung pang-apat na lapit sa kanya, sabi niya ay oo. At nagpray sila nung pastor na ito at nagkaroon ng salvation yung taong nilapitan niya. Malungkot po ang pangyayari dahil yung pong pastor ay hindi po niya inisip yung kaligtasan ng kanyang physical na katawan. Ang inisip niya ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga pasaherong naroroon sa barko. Yung po ang testimony ng isang survivor. Okay. So alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Nang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, nang tayo ay maging mananampalataya, nang tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ano po yung ating nararanasan? Number one, tayo ay binago at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Nagkaroon tayo ng conversion. Na-convert na ba kayo talaga? Okay, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito po yung lagi kong sinasabi. Meron po tayong mga joke na pagka sinabing, pasensya na, tao lang. Di ba, meron ganon? Gusto ko po malaman ninyo at pagdidiinan ko sa inyo na hindi kayo tao lang. Hindi kayo basta tao. Nasa inyo ang karapatang maging anak ng Diyos. Huwag niyong pababain ang inyong sarili. Tao lang. Hindi. Anak ng Diyos. Yun po ang ating kalagayan. Number 2, pinatawad ang ating mga kasalanan. Sabi po diyan, hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at masasamang gawa. Hindi ko naaalalahanin pa. Kinalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan noon tayo ay magsisi at kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
Tanungin mo ang Diyos, Panginoon, ano po ba ang mga kasalanan ko pa? Sasabihin sa inang Diyos, yung kasalanan hindi mo pa pinagsisihan. Pero yung pinagsisihan mo na, hindi na niya maalaala. Bakit? Hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang masasamang gawa. Number 3, tumanggap tayo ng bagong buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, tayo daw po ay bagong nilalang. Kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na, kaya siya ay lubos na bago. Siya ay bagong nilalang, new creation. Paano ba ang paglalang? Paano po ba yung creation? Paano ang paglalang? Paano ang paglikha? Mula sa isang bagay na hindi tao, ang Diyos ay lumikha ng tao. Diyan din po kung sinasabing tayo ay bagong nilalang, tayo ay dating wala, pero ginawa tayo, nilikha tayo at inilagay sa kaharian ng langit. Dati kang wala sa kaharian ng langit, dati kang wala sa kaharian ng Diyos, pero nang lalangin ka ng Diyos, inilagay ka niya sa kanyang kaharian. Kaya may bagong nilalang sa kaharian ng Diyos. Kaya doon sa mga bagong first-timer natin na hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, kapag tinanggap niyo si Kristo, kayo ay bagong nilalang sa kaharian ng Diyos. Bagong nilalang. Okay? Ang dating bagay ay lumipas na, kaya siya ay lubos na bago na. Tumanggap tayo ng bagong buhay mula sa ating Panginoong Jesucristo. At number 4, tumanggap tayo ng kapayapaan. Sabi sa 14:27 ng John, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo, hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag maglumihanan ang inyong puso at huwag kayong matakot. Romans 5:1, ito po ang yamang pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. May kapayapaan tayo sa Diyos. Bakit? Noong tayo ay hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo at hindi pa na tayo napapawalang sala, ano po ba ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos? Anong kalagayan natin noong tayo makasalanan pa? Tayo ay mga kaaway ng Diyos. Kaya mo bang lumaban sa Diyos? Lumalaban na nga tayo dati eh. Sa paggawa natin ng kasalanan, di ba? Sabi ng Diyos, ikaw magsisinungaling. Sabi mo, gusto kong magsinungaling eh. Bakit ba? Di ba lumalaban ka na sa Diyos noon? Ang anumang pagsuway, ang anumang pagsalangsang, anumang paglabag ay paglaban sa Diyos. Tatapang natin noon, lumalaban tayo sa Diyos. Pero ngayon, ano sabi? Meron na tayong kapayapaan. Meron na tayong peace with God sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na tayo kaaway. Meron na tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At panghuli, nasusulatan po ba yung ating mga papel? Lumalakad ba? Huwag niyan mga ibubulsa. Okay. Last verse natin. 1 John 1:3, ipinahayag nga namin sa inyo ang nakita namin at narinig upang magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Ang pakikisama namin ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Yun po yung ating fellowship with God. Yun po yung ating pakikisama, pakikiisa, pakikisalamuha sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Nung araw, pag ako'y nananalangin, alam ko may Diyos na nasa langit. Nung hindi pa ako mananampalataya. Alam ko na mayroong Diyos na nasa langit dahil tinuturo naman yun sa mga bata. Pero hanggang doon lamang ang pagkakilala sa Diyos. Pero ang itinuturo pala sa atin ng Biblia, meron tayong pakikipag-fellowship. Pwede nating kausapin ng Diyos. Pwede nating ihinga sa Kanya kung ano yung mga saloobin natin.
kung ano yung laman ng ating isipan dahil meron siyang pakikipag-fellowship sa atin at tayo sa Kanya. Na-experience niyo ba yun? Ay. Hindi niya na-experience yung pakikipag-fellowship sa Diyos? Hindi kayo kakausapin ng Diyos pag hindi kayo nakipag-fellowship sa Kanya. At yun ang pinakamasarap na kausap. Kung meron kang mali, tuturo sa iyo, sasawayin ka. Kung meron kang nagawang tama, kukongratulate ka ng Diyos. Sino sa inyo na-congratulate na ng Diyos? Amen. Eh, marami naman pala. Okay. So yun po, pinapahayag nga namin sa inyong aming nakita at narinig upang magkaroon kayo ng pakikisama sa amin at ang pakikisama namin ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Kaya ang sarap ng buhay ng mananampalataya. May fellowship tayo kay John, may fellowship tayo sa kapwa natin mananampalataya sa ating kapanahunan at may fellowship tayo sa Diyos. Kaya huwag mga malungkutin ang inyong mukha. O nalulungkot kayo dahil hindi pa kayo nakakapag-fellowship sa Kanya. Ngayon po, makipag-fellowship na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. So yun po mga kadahilanan kung bakit kailangan nating dalhin ang salita ng Diyos. Nararanasan natin ang bunga ng kaligtasan sa ating buhay. Amen. Nararanasan natin ang kapayapaan, nararanasan natin na tayo ay anak ng Diyos, nararanasan natin na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at meron na tayo ng panibagong buhay, binago ng Diyos, pinalitan ng Diyos ang ating buhay. Yung buhay nating dati, inalis niya at ang ipinalit ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay ng Panginoong Jesucristo ang ipinamumuhay natin ngayon. Nakakaintindihan po ba tayo? Buhay ni Jesus ang pinamumuhay natin ngayon. Hindi po yung dati nating buhay. Kasi kung babalikan natin yung dati nating buhay, mapapasama na naman tayo. So ang buhay ni Jesus ang ipinamumuhay natin ngayon. Kaya napakahalaga po na itong ebanghelyo ng pagkatawag sa atin ng Panginoong Jesucristo para ibahagi naman yung ebanghelyong yon. Aya, samantalahin po natin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Sinasabi natin tayo nasa huling araw na. Sinasabi natin na tayo ay nasa huling panahon at pinaniniwalaan natin yon. At ito pong huling panahon yon, baka po pag dumating sa sukdulan ang isinasama ng panahon, hindi na po natin magawa na magbahagi pa ng ebanghelyo. Eh hanggat malaya pa tayo, hanggat maluwag pa tayo, gawin na po natin. Baka po dumating ang panahon na yung gospel na alam nating dapat nating ibahagi ay hindi na natin magawang ibahagi. Tandaan po natin lagi na darating ang panahong mapanganib at ito na nga po yun, yung panahong mapanganib. Konting eschatology lamang po tayo. Yung pong naririnig nyo po at nabasa na ninyo, yung ilog Euphrates sa Bible. Nabasa nyo na po ba? Yan, yung Euphrates River. Yung po yung malaking kulay blue dun sa, yung po ay nagsisimula sa Turkey at natatapos po dun sa may lugar ng Kuwait. At ang dinaanan po niyan ay yung Syria at saka yung Iraq. Ngayon, ang nakalagay po sa Bible, itong ilog ng Euphrates ay matutuyo. At matutuyo po itong ilog Euphrates dun sa Revelation sa chapter 16 ay matutuyo po ito at dadaanan ito ng mga hari mula sa silangan. Doon naman po sa Revelation chapter 9 ay sinasabi po na ito po ay tatawirin ng 200 million soldiers. Gaano ba karami ang 200 million soldiers? So ito ay nasa, para mabuo itong 200 million soldiers, ang pinagbibintangan po ng mga scholars, no, mga Bible scholars, ito daw po ay pwedeng China.
dahil silang may pinakamalaking population. Pinagbibintangan naman ng iba ang Russia, pero bumagsak po yung communist Russia. Pero may intention pa rin ng Russia na sakupin at puntahan yung Israel dahil sa kayamanan ng Israel, dahil ang Russia naghihirap. Ngayon po may pangatlong pinagbibintangan, yung ISIS, yung Islamic State of Iraq and Syria. Dahil nagre-recruit ito sa lahat ng panig ng mundo ng mga sundalong makikipaglaban doon sa mga Kristiyano. Nakukuha niyo po ba? So, napakahalaga pong makita natin kung ano yung nangyayaring yung sa mga na binabalita yung current events ngayon na pangmundo, pandaigdig. Sapagkat nagagana po yung sinasabi ng Bible. Yung pong ilog Euphrates noong 2009 ay nakita po na napakalaki na ng ibinaba. Nababawasan na yung level ng tubig. So po pwedeng magtuloy-tuloy yun sa pagkatuyo at pag natuyo, tatawid yung mga kaaway ng Israel at magkakaroon ng katapusan ng mundo. Yung Armageddon, yung paglalaban-laban. Natatalunin naman ng Panginoon Jesucristo. Ang ibig pong sabihin, tayo po ay hindi dapat mamuhay sa takot na mangyayari yon, kundi mamuhay tayo sa kahandaan na mangyayari yung mga bagay na sinasabi ng Biblia. So, bago po mangyari yon, may bahagi natin ng gospel. Kakaintindihan po ba tayo? Bago mangyari yung mga kaganapang yon na magkakaroon ng napakalaking paglalaban, ay maibahagi po natin ang ebanghelyo para kung dumating ang panahon ng mga kahirapan, hindi na tayo magsisisi na sana na share ko ang gospel. Lahat po ba tayo meron target people na gusto nating mabahagi na ng ebanghelyo? Gusto ko pong ipaalala doon sa mga wala pang target people na kayo po ay naborn again dahil may nanalangin para sa inyo. Kumbaga sa ipinanganak, may naglihi at nanganak sa inyo. Maaaring hindi niyo alam, hindi niyo kilala, nakasabay niyo sa jeep, nakasabay niyo sa bus, nakapanood kayo ng TV, nakapanood kayo ng mga televangelist, pero yung po, naging bahagi kayo ng panalangin ng mga iyon, kaya kayo nagkaroon ng kaligtasan. Meron pong isang pastor na nag-share, na nanonood daw siya ng TV, hindi pa siya mananampalataya. Pinanonood niya noon si Jimmy Swaggart. Nung ituro daw ni Jimmy Swaggart yung kamay niya doon sa screen ng TV, ang pakiramdam nung tao na nanonood ng TV, sinundot yung kanyang puso. At mula noon, nagkaroon siya ng pagkakataong kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Kaya po, maaaring hindi natin alam kung sino ang nag-pray sa atin, pero isang bagay po ang tiyak, hindi tayo may papanganak nang walang naglihi at nanganak sa atin. Kaya dapat po, meron tayo laging target people na pagbabahagi na ng ebanghelyo para anuman po ang maging kaganapan ng mundo, meron po tayong nagawa para sa kaligtasan ng ibang tao. Isa pa po, gusto ko pong maintindihan natin. Nung po minsang nakikinig ako sa radyo ng programa ng isang pare, nakikinig po ako kahit sa mga pare. Sabi po nung pare, noon daw pong panahon ni, hindi niyo po ito naabutan dahil hindi ko ito naabutan. Panahon ni Pope Pius IX, ikasiyam na Pio. Sabi daw ng Papa, mula sa mga kardinal, sa mga bishop at sa mga pare, hindi na ituturo ng tama ang gospel. Ang evangelism ay hindi nila nagagawa ng tama. Isipin po natin, kardinal, kumbaga sa mga military, ay mga general na yan, na pa-retire na. Paano yung napakahabang taon na sila ay naglilingkod sa simbahan kung ang ebanghelyo pala ay hindi nila na ituturo ng tama? Ano ang nangyari sa kaluluwa ng mga taong kanilang tinuruan? Ang sabi po ng Biblia, kung ang nag-aakay ay bulag at ang inaakay ay bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Magpasalamat po tayo
na sa ating kapanahunan, ang Ebanghelyo ay tinuturo sa atin at ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay tinuturo sa atin ang tama para magkaroon ng kaligtasan yung ating binabahaginan. Yung pong papa na nakakita nito ay naging papa siya noong 1846 hanggang 1878, Pope Pius IX. At mula noon, hindi pa rin nababago ang pamamaraan ng Ebanghelyo. Paano pupunta sa langit? Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang isang kaluluwang hindi naturuan ng tama. Nakapakinig ng tungkol sa Diyos, pero hindi lubos na nakilala ang Diyos. Nakapakinig ng tungkol sa mabuting balita, pero hindi niya natanggap ang mabuting balita. Narinig lamang niya. Hindi siya nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo na tagapagligtas ng lahat ng mananampalataya. Kaya napakahalaga po na sa atin bilang mga mananampalataya, may bahagi po natin ang Ebanghelyo. Kailangan po ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anak na hindi pa mananampalataya, kailangan po nila si Jesus. Kailangan po nila ang Panginoong Jesucristo. Kailangan po nila na maintindihan na may pinagdaanan si Jesus para magkaroon ng kaligtasan ang mga mananampalataya sa Kanya. At yun po ang dapat na, ayun po ang pagkatawag sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya at bilang mga Pilipino. Panginoon naming Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat na binubuksan mo po ang aming diwa, binubuksan mo po ang aming isipan upang makita namin ang kahalagahan at pangangailangan ng mga tao upang magkaroon ng kaligtasan. Panginoon, ipinapakita mo po sa amin kung gaano kahalaga na kami magbahagi ng aming buhay upang maabot namin ang mga taong hindi pa kumikilala sa iyo. Panginoon, ikaw po ang nagsabi na kung gaano man kami karumi, kung gaano man kami kapula, mapapaputi mo kami na katulad ng niyebe. Inaamin po namin sa iyo, Panginoon, na maging ang aming mga mabubuting gawa ay maruming basahan sa iyong harapan dahil po sa aming mga pagkukulang sa iyo, dahil po sa aming mga kasalanan. At nais po namin na ito rin po'y makita ng mga taong wala pang kaugnayan sa iyo. Dalangin po namin sa iyo, Ama, na sa pagtuturo mo sa amin ng iyong mga salita, na sa pagpapaunawa mo sa amin ng iyong kalooban, ito po ay matanggap namin sa aming diwa at tunay na maibahagi po namin ang salita ng kaligtasan para sa mga taong pagdadalhan mo sa amin. Marami pong salamat aming Diyos sa biyaya ng kaligtasan, sa biyaya ng pagpapatawad, sa biyaya ng pagsisisi, sa biyaya ng pagdadala mo sa amin. Paggamit mo sa amin upang dalhin ang Ebanghelyo sa mga tao. Maraming pong salamat aming Diyos. Ikaw po ang tunay na gagawa ng paraan. Ikaw po ang tunay na magbibigay daan, Panginoon, upang may sagawa mo ang iyong kalooban sa amin sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat aming Diyos sa iyong lahat ng kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.